Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Latigit sa lahat ng mga nakikinig sa radyo at sumusubaybay sa atin sa lahat ng social media platforms. Welcome po kayo sa pagdiriwang ng banalamisa dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa atin pong pagdiriwang ng banalamisa sa araw na ito, sama-sama po nating awitan at pasalamatan at papurihan ng Diyos sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan na ibinibigay sa atin araw-araw. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa, ang mga mahal natin sa buhay na hindi natin kapiling sa pagdiriwang na ito. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa misang ito, atin po munang aminin at pagsisihan ang ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, hinirang ng Panginoong si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pitong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoong kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod ng bayan kung hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakisin kita bagamat ako'y di mo kilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig na makikilala nila akong ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit siya ay payag na Panginoon dakila, sa madla ay payag ang dakilian niyang gawa. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos na sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Ang Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya ng kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilika, lahat pantay sa paningin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kay na Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugundita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig
at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautosan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kanyang larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung ayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kung tayo nga ngayon ay nagpupuri sa Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. May nabasa po akong isang kwento. Ano? Meron daw hong isang taong namatay. At nung siya namatay, siya muna po ay hinarang ni San Pedro. Sabi San Pedro, "Brother, bago ka mag-decide kung sa langit o sa impyerno ka, ay bibigyan ko ikaw ng 24 oras na mag-stay sa impyerno and then another 24 hours doon sa langit. And after that, mag-decide ka kung saan mo gusto." Yan po ang sabi po ni San Pedro. At yung pong lalaking namatay ay sumakay ng elevator papunta sa impyerno. At habang bumababa siya, ang bango-bango talaga. Amoy rosas yung paligid papunta sa impyerno. At habang pailalim na pailalim, lumalamig naman ang paligid. Kaya sabi ng lalaki, "Maling-mali naman eh. Kaganda-ganda pala dito sa impyerno. Mabango na'y malamig pa." At pagbukas ng lalaki, ng elevator, nakita niya, naroon na kanyang mga barkada, mga pinsan, ano, mga kakilala, at tuwang-tuwa siya. At ang lahat doon ay nagpa-party-party.
Maraming pagkain at meron pang golf course. Kaya sabi, maling-mali eh. Ay talaga namang dito pala'y masaya sa impyerno. Sabi, at tigamot, nandiyan pa aking mga kaibigan, marami kong kakilala dito, siguradong dito ako mag-i-enjoy. And then, after ng 24 hours, umakyat ulit siya. Sabi San Pedro, o siya, sige ha, another 24 hours naman uli doon sa langit. At pagpunta at mag-stay ng lalaki sa langit, siya'y nalungkot. Sapagkat una, wala man lamang siyang kakilala. Ikalawa, ang mga tao doon sa langit, lahat nakaluhod at sumasamba sa Diyos, boring na boring. Sabi ng lalaki, ay, hindi ako tatagal dito. Ako'y maiinip dito. Talagang ako'y konbinsido. Ako pala ay talagang para sa impyerno. At naroon ang aking mga kaibigan. At after 24 hours, kinausap siya uli ni San Pedro. O ano, brother, saan mo gusto ngayon? Sabi ni San Pedro, napag-desisyonan ko na po, ako po ay pupunta sa impyerno. Ano? Sa impyerno ka pupunta? Mag-isip-isip ka, hindi po San Pedro, naroon po ako yung mga kaibigan, talagang at home po ako sa impyerno. Ay siya, sige, desisyon mo yan. At pagbaba nung lalaki doon sa impyerno, sumakay sa elevator, pabaho ng pabaho, painit ng painit, at pagbukas niya doon, apoy, asopre, ang lahat ay naghihirap. Nasaan ang pagkain? Nasaan ang party-party? Ang sabi ni Satanas, brother, pasensya ka na ha. Noong pumunta ka dito noong karang araw, camping period namin yun. Kaya marami na. Mga minamahal na mga kapatid, yan po ay kwento lang yan ha. Pero may magandang mensahe sa ating lahat. Anong mensahe? Bakit naikwento ni Father yan? Ang demonyo ay po pwede tayong siluin, linlangin, upang tayo mahulog sa kanyang mga patibong. Mga minamahal na mga kapatid, sa araw pong ito ay si Jesus ay pinagbalakang siluin, linlangin ng mga Pariseo. Bagamat alam ng mga taong ito yung katalinuhan at karunungan ni Jesus, subalit, binigyan siya ng isang tanong na po pwedeng sa maling sagot ni Jesus ay pwedeng itong magdulot, no, ng isang pangyayari sa kanyang buhay. Kapag sinabi ni Jesus na magbabayad tayo ng buwis, no, parang kanya nang pinagtaksilan ang kanyang makababayang Hudyo. Pero kapag sinabi ni Jesus na huwag tayong magbabayad ng buwis, siya naman ay huhulihin ng mga Romano sundalo sapagkat iyon ay pag-aklas o rebelyon sa Imperyong Romano. Kaya nga, naging maingat si Jesus sa patibong at sa kampanya ng demonyo o ng mga tao, ng mga Pariseo sa kanya. Anong tugon ni Jesus? Pasinin po ninyo ha, kagaling-galing nung approach ng mga tao kay Jesus. Panginoon, nalalaman po namin, sabi dito, na kayo'y tapat. Wow, pinuri muna. At tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Hindi ho baga? Sabihin nating kagaling-galing ipatas noong mga tanong kay Jesus sa talagang pagmali at hindi pinag-isipan ang sagot, pihadong magkakamali ang tugon. Pero ang Diyos ay sadyang alam ang lahat. Alam ni Jesus kung ano ang isasagot. Hindi natin malilinlang ang Diyos. Anong sabi ni Jesus? Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Pagkatapos nun, wala na nagtanong.
Mga minamahal na mga kapatid, ano po ang mensahe sa atin noong ating pagbasa ngayon? Napaganda po. Ibigay ang sa Diyos at para sa Diyos. Ano nga ba ang para sa Diyos? At ano ang ating ibibigay sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Wala naman tayong sadyang pag-aari sa mundong ito. Sapagkat sa oras ng ating kamatayan, lahat ay ibibigay sulit natin sa Diyos sapagkat lahat ay nagmumula sa Kanya. Ano ba yung ating dapat ibigay sa Diyos? Panahon ng pagsamba. Ito ay para sa Diyos. Itong ginagawa natin ito, ito ay bahagi natin ng pagbabalik ng kabutihan sa Diyos. Kailanman ay hindi kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Kailanman ay hindi kailangan ng Diyos ang ating pagpupuri sapagkat siya'y ganap, siyang kataas-taasan, makapangyarihan. Ano mang ginagawa nating pagsamba ngayon, pagpupuri sa Diyos, ito'y babalik din sa atin. Ganoon kabuti ang Diyos. Sa anumang ginagawa ng kabutihan, biyaya pa din ang ibinibigay ng Diyos. At wala nang maidaragdag pa na kabanal at kapurihan ang ginagawa natin ito sa Diyos sapagkat siya ay puspos ng kabanalan. Pero, ibigay naman natin sa Diyos ang oras ng para sa Diyos. Nakakalungkot. Father, ako po ba ay hindi na nagsisimba at nakakapagsimba sapagkat wala na po akong oras kahit sa pagdadasal. Nakakatakot yon. Wala nang oras sa pagsimba, wala nang oras sa pagdasal. Samantalang binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para magtrabaho. At sa loob ng 6 na araw na yon, 24 oras pa kada araw. Pero pag Linggo ay hindi makakapagsimba dahil wala nang oras. Sa tingin ho ba ninyo, binibigay natin ba ang para sa Diyos? Kaya salamat, nakakatuwa kapag puno ang simbahan. Sapagkat sa pamagitan nito, inihahandog at binabalik natin sa Diyos ang oras ng pagsamba. Ano pa ang dapat nating ibalik sa Diyos at para sa Diyos? Talento, kayamanan, di ba? At yung time na nabanggit. Itong mga bagay na ito ay sadyang hindi atin. Ang ating oras, hindi atin yan. Ang ating talento, hindi atin yan. At ang ating yaman o treasure, hindi atin yan. Tayo lamang ay mga katiwala ng biyaya ng Diyos. Ipinagkatiwala lamang ng Diyos iyan. Kaya naman, bilang mabuting katiwala o stewards ng lahat ng ito, dapat ibabalik din natin ang mga bagay na ito sa Diyos. At ito ay para sa Diyos. Gamitin mo ang iyong talento sa paglilingkod sa kapwa na magbibigay lingkod sa Diyos. Gamitin mo ang iyong oras, panahon sa paglilingkod sa iyong kapwa na magbibigay lugod sa Diyos. At gamitin mo ang iyong yaman para paglingkuran ang Diyos na magbibigay para paglingkuran ng kapwa na magbibigay lugod sa Diyos. Hindi ho ba napakaganda na tayo ay nagiging lamang patas sa kabutihan ng Diyos at sa anumang pagresponde natin at pagbabalik sa Diyos ng lahat ng ito, tayo pa din ang nakikinabang dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat ng mga bagay na mabubuti nating ginagawa, ito lagi ay mayroong mabuting patutunguhan. Ito lagi ay magbibigay sa atin ng kabanalan. At ito lagi ay magiging daan natin patungo sa Diyos kapag ito'y ibinabalik natin sa Kanya. Panghuli, hindi ho baga kapag tayo napapadaan sa mga government projects, tulay, kalsada, school,
lahat. Lagi doon may nakalagay na tarpaulin. Anong nakalagay doon? This is where your taxes go. Tama ho baga? Nakalagay doon ang budget, nandoon nakalagay ang date ng pag-start ng project at yung completion ng project. Pag nilayan natin yung this is where your taxes go, sa lahat ng ating ibinabalik sa gobyerno, may servisyo na ibinibigay. Tama ho baga? Ganun din sa Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa at ibinabalik na kaloob sa Diyos, lagi itong mayroong pinatutunguhan. At ang pinatutunguhan nito ay ang kabutihan ng kapwa at ang ating kaligtasan. Kaya nga, the more na we are faithful sa pagbayad ng taxes sa gobyerno, sana ganoon din tayo ka-faithful sa pagbabalik ng mga kaloob at handog sa ating Diyos. Tayo po tumayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon bumula parito at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapalaala sa atin ngayon ang ating tungkuling pambayan at pangrelihiyon sa pagdarasal natin para sa biyayang mahusay nating magampanan ang mga ito. Alalahanin natin sa tanging paraan ang lahat ng nahihirapan sa pagtupad dito. Ang ating pong tutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, nawa maging malaya siyang magpahayag at magtaguyod sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa lahat ng lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo, mga kura paroko, at iba pang pinunong panrelihiyon, nawa matagumpay nila tayong gabayan sa pinakamahusay nating pagtupad sa ating mga tungkuling pangbayan at panrelihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at lahat ng iba pang pinunong pambayan, nawa gabayan nila tayo sa pamamagitan ng kanilang katapatan at karangalan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga misyonero sa buong daigdig, nawa itulot ng Diyos na magbunga ang kanilang mga pagsisikap. Bigyan sila ng lakas para malampasan nila ang lahat nilang kahirapan at gantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa lahat tayo'y laging makatupad sa ating mga tungkulin bilang mga mamamayang tapat at mabubuting Katoliko at sa gayoy makatulong sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating ibulong sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Panginoong Diyos, salamat sa paghirang mo sa amin
bilang mamamayan ng aming bansa at kaanib ng iyong simbahan. Pagkaloban mo nawa kami ng higit na pagpapahalaga sa dalawang kaloob na ito at iba yung pananabik na makatulong para sa kapakanan ng dalawang ito sa pamagitan ng ulirang pagganap sa aming mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran. Sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamiyas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya nanaig at ang kamatayan kanyang nalupig, kaya siya'y aming daan para masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hatid niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Tantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kalisinis ang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Sundin ang loob
Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, bawag ka sa kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Loob ko ikaw ang tanging
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyon na nagbasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-anim, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa 25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taong pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ikapito lamang ng Nobyembre. Ikapito, sa darating na November 25, 2023, sa pangungunan ng Commission on Social Communications ng Arsidiocese ng Lipa, ay magkakaroon ng isang benefit concert for a cause sa Aqua Marine Recreational Events Center sa Lipa City. Tampok ang mga awitin ni Moira de la Torre at iba pang mga awit. Layunin itong matulungan ng mga pangangailangan ng local radio station ng simbahan dito sa Batangas. Ang mga tickets ay available sa gilid ng Chapel of Reconciliation malapit sa pamisahan office. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ikawalo, bukas po araw ng Lunes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Henner de Castro, pari po na taga Quezon,
Naka-assign po ako sa isang barangay parish sa Quezon. Ako po ay nandirito hindi po para maningil ng buwis. Ako po ay nandirito para humingi po sa inyo ng kaunting bahagi bilang isang simbahan, bilang magkakapatid sa ating simbahan. Ang simbahan po ay hindi ang mga gusali o mga batong nakakaakit ng paningin. Ang simbahan ay ang mga taong tinawag ng Diyos upang siya ay sambahin at papurihan. Ang akin pong parokyang pinaglilingkuran ay isang pamayanang may simpleng pamumuhay at pananampalataya. Hangad po namin na patuloy pang mapalalim ang pananampalatayang ito upang patuloy po itong maisagawa ay nangarap po kami na maipaayos ang aming social hall at sacristy sa aming parokya upang magsilbing seminar hall upang ganapin ang mga pagtitipong may kinalaman sa pagpapaunlad ng pananampalataya ng sambayanan. Humihingi po kami ng inyong suportang pinansyal upang ito ay aming maisakatuparan. Simple lang naman po ito, pero dahil napakapayak ng aming parokya, hindi po namin kayang maipaayos kung kami lamang dahil sa kakaunti naming pinagkukunan. Nagpapasalamat na po kami sa inyo. Hindi man tayo magkakakilala, pero tayo'y magkakapatid sa isang pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Nagpapasalamat na rin po ako sa rektor ng National Shrine na si Father Oscar Andal sa kanya pagpapaunlak sa akin na ako po'y humarap sa inyo. Iniwan ko po saglit ang aking parokya ngayong araw ng Linggo. May pari pong nagmimisa doon. At sabi ko, haharap po ako sa inyo. Kakapalan ko na ang aking mukha sapagkat kailangan po ng aming abang parokya. Kung kayo po ay makakapagbahagi, ang maaari nyo po itong ipadala, ang GCash number ko po ay 0912-345-1024. Yung pangalan ko pong Father Genaro De Castro, yun po ang file name. Pwede rin po sa account sa PNB, Gumaca Branch, sa Gumaca Quezon. Pangalan ko rin po ang account name, Father Genaro M. De Castro. Ang account number, 247-9100-18877. Kung sakali po na nais yung mag-donate, ay maaari po kayong pumunta dito sa pamisahan dito at sabihin nyo lamang na ito po ipagkakaloob nyo sa San Isidro Labrador Parish sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ngayon pa man po, salamat po sa inyong tulong. Makakaasa po kayo, hindi man tayo magkikita ng personal, ipagdarasal ko po kayo. Father, thank you po sa time. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nuwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may unahan ng Divine Mercy of Sangkot.